Hello guys, welcome back po sa ating YouTube channel. Ito pong schematic diagram to ay ginawa ko po kasi may gagawin po akong gitara na Les Paul SG US. Ginawa ko po tong diagram na to, mas madali po talaga. Alam niyo po, mas madali po magtrabaho kung mayroon tayong ganito na sinusundan. Hindi tayo maliligaw. At saka lalong-lalo na kung ikaw ang gumawa ng schematic, mas madali mo siyang masusundan. Yun, makikita niyo po doon sa video ko na gagawin kung paano ko po i-wiring yung Les Paul Gibson na SG US. Yung black at saka green ay connected po.
Explain ko lang po ang ginawa kong schematic diagram. Explain ko po sa inyo yung flow. Ito po yung pinaka-volume niya ng kada channel. Yung sa bridge channel. At ito naman yung sa neck channel. Ito po. Volume po yan. Magitan ko lang. Tapos ito naman yung tone volume niya. Tone volume. So, dalawa po yan. Dalawa rin dito. Bridge at saka neck. Tapos, ito po yung kanyang selector switch. Tapos, dito po sa volume na to, may isa pong switch. Ito po siya. Ang kanyang position po ay normally open. Yung pinaka-default. Tapos, dito naman sa tone, mayroon po siyang switch din na nakakabit. DPDT switch. Ang kanyang position naman po ng switch is normally closed. Yan po yung standard. Tapos, ang ating pong pickup ay ito. Tapos, ito. Bali, ito yung bridge pickup. Ito naman yung neck pickup. From pickup, ang connection po ng pickup sa isang coil. Itong white at saka red, isang coil po yan. Ayan po, white at saka red. Kung susundan nyo po yung linya na yan, isang coil lang po yan. Tapos, yung isa naman, green. At saka black, yan po yung connection ng coil. Ganon din dito sa kabila, yung black at saka green ay connected po, isang coil. Tapos yung red naman, ito, at saka yung white, isang coil din po yan. Yan. Pag sinundan nyo po yung line, yan po. White at saka red. Yan. Tapos ang connection po nyan dito sa bridge, yung pinaka green ay naka ground, tapos yung black at saka red magkakasama po, doon na siya nag series sa black at saka red. Tapos yung output po niyan ay yung white. Saan po dumiretso yung white? Dito po dumiretso sa switch. Ito switch ng tone. Tapos tumawid siya papunta rito sa input ng volume. So ito na yung input ng volume. Tapos ang output po ng volume ay ito. Yung pinakagitna, dadaan po siya pag ganon, pag ganyan. Tapos pupunta naman siya dun sa switch, yung selector switch. Tapos ang selector switch po, pag sinis mo siya sa bridge, ito yung common out. Pagkocontact silang dalawa, at yun na yung pinaka-out niya kung saan nakaselect, halimbawa sa bridge at saka sa neck. Ito ho kasi mayroong dalawang output, kasi dalawa po yung kanyang line. Mayroon tayong output ng neck, mayroon tayong output ng bridge. Ito nga po yung output ng bridge mula rito. Pag ganun. Tapos sa neck naman, ganun din po. Ito yung output niya. At dito rin siya tumakbo sa switch. So pwede pong ang switch, patunugin natin yung neck. Switch natin sa neck, neck lang ang tutunog. Kung sa bridge naman, bridge lang ang tutunog. Or pwede pong dalawa. Pwede pong dalawa na tutunog, neck at saka bridge. Ito na yung main out niyan. Connected naman po siya dito. Ito, main out. Pag ganun po yan. Oh. Medyo binilisan ko lang kasi yung paggawa nito. Kaya ganyan po itsura niyan. Yan, connected po yan. So, out. Out din po yan. Connected na sila dyan. Tapos gumamit po ng capacitor sa tone 223K or 0.022. 223K at saka 0.022. Parehas lang po yun. Tapos ito naman, capacitor din po ito. Ang value po niya is 0.01 400 volts DC. At ang capacitor na to ay nakakabit po sa dugtungan ng pickup. Kung napapansin niyo po ito po, ito yung dugtungan kung saan naka-series na siya. Tapos ito connected siya, connected. Ayan po, yun, dito siya nakakabit. Tapos yung kabilang dulo ng dumiretso po siya ng switch. Tapos yung kabilang dulo po nito, ito yung capacitor na. Tapos yung kabilang terminal po ay nakakabit sa ground. Yun po pala yung capacitor na to, dito siya naka-attach kung saan siya nagdugtong yung series. Ganon din dito sa kabila. Magkaiba po ang neck at saka bridge pagdating sa series po, ano. Ang sa neck green at saka white nag-combine. Ayan po siya. Tapos dito naman yung black at saka red sa bridge. Ang output po ng pickup dito sa neck ay ito po. Red ang output. Ayan. Pumasok siya dito. Yun, tama. Tapos dito naman sa bridge, ang output po ay
output nito ay white. Ito po. White. Doon siya tumakbo, papunta doon sa switch. Dumaan, papunta rito. Pumasok sa volume. Tapos dito na yung labas niya. Ayun. Yan po yung kanyang schematic diagram sa Les Paul guitar. Ito pong ginawa ko ay i-apply ko po doon sa nabanggit kong Les Paul Gibson na SGUS kasi nag-request yung customer na gawing standard na lang. Ibig niyang sabihin po, aalisin ko na itong mga switch na to. Wala na yung mga switch na yan. Ang gagamitin kong volume ay yung standard volume po. Ang value po nito is 500K kada isa. 500K po yan kada isa. Ayun, so abangan nyo po yung gagawin ko sa gitara na yon. At sana ay nakatulong sa inyo ang video na to. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, ay huwag nyo pong kalimutang i-like, share, and subscribe. Huwag nyo rin pong kalimutan i-click yung notification bell icon para lagi po kayong updated sa aking mga video ang gagawin. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, welcome po sa pagbisita. Pakisubscribe na lang po ang ating channel. Tapos paklik yung notification bell icon para nang sa ganun ay lagi po tayong updated. Ayun, kung may request po kayo, ay i-comment nyo lang po. Ayun, so sa ngayon, ayun lang muna. At maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Thank you so much po and God bless us.